Ito ngayon.
siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alamang ilaw, sapagkat ang hiling-hiling niya'y walang pagkupas. Nang kamdan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapalang. Siya sa kanyang pag-ibig.
at sa Kanya tayo magsusuri. Ang salita. Salamat sa Diyos. Sa kanyang mga pagkilos upang hindi nang maging makakalala.
Para
kung tawagin ko namin ay it's not more a gospel of poverty, but it's more of a gospel of trusting God. Kasi yung pagkakaya ay gospel of prosperity. Yun ang kalimit ka mo isa na nang binabahagi. Yung mga mayayaman yung ang pinagpapala ng Diyos. Yung mga makapangyarihan yung ang pinagpapala ng Diyos. Yung mga sipat, sila ang pinagpapala ng Diyos. Sila yung mga anak ng Diyos. Kasi sila ay napupuno ng gracia. Yun yung pagkaulawa, kumisa natin yan. Parang very, very, very strong yan. So, Old Testament, yung mga ang sabi na yun lang dito sa Ibanghelyo, nagumulang pa ng mga alagad. Nung sabihin ni Jesus na sa kanyang mga alagad na ang magpapala ay iyong magpapala na yung pinabahagi niya, ay yung mga bukat. Pero dito po sa Ibanghelyo natin napakinggan, ano sabi ko? Nung sinabi ni Jesus, napakahirap sabi niya,
people, Francis, it is the same treatment. Kung niyurakan natin ang kaligtasan, niyurakan din natin ang kahirapan at ang mga mahirap. Pangalagaan natin ang kaligtasan, pinangalagaan natin ang mahirap. Kaya, tumutuwi sa isa lang mo sa ipakita ko natin na ito yung gospel of power. Ikaw ay maging mahirap para yung kapwa mo matulungan mo. Yung paging mahirap kasi meron ka, ibibigay mo. Hindi madali yun. Alam natin hindi madali yun. Kaya nga, umalis ang malungkot yung mayaman mo. Kasi pinaghirapan ka. Pinagpawisan niya para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Pero nang sabi ko sa lang doon na sila, nang sabi ni Jesus, hindi ito magagawa ng ako. Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Hindi naman tayo Diyos, tayo ay tao. Ay kaya nga, hilingin natin ang biyaya ng Diyos. At kapag nagagawa natin yun, ay para na rin tayo may katulad ng Diyos. Kasi, we become the master of our world. Kasi, masabi na, mas mayaman ako. Kasi bakit? Kaya ko ibigay ito. Kaya ko ipamahal ito. Kung kayo ay nagiging alipin ng inyong kayamanan, bakit? Kasi hindi mo kaya ang hawakan ito. Katulad din mo na ipinahin ito sa dinalang lalaki. He was possessed by his possession. Hindi lang pala din mo ano ang mapuposes sa akin. Yung ating kalilalian ay pwede tayong kapusin at manatiling mga tugod sa aming kinalalagyan. Kaya po yung pangalawa, the gospel of prosperity versus the gospel of poverty. So yung dalawa, una, the Ten Commandments and the Beatitudes. Pangalawa, the gospel of prosperity versus the gospel of poverty. Pangatlo, bahagi ng mga usapin ay tinutukoy po natin katulad ng ipinahay sa mga nakasulatan na ngayon po inigo ang naibigang araw ng mga katutubo at ng matinding kahirapan at human trafficking. Yung paglulusan ng mga tao. Tatlo, well, wala naman dito na mga katutubo, meron ang mga kausan ng Siyempre may lahing katutubo. Yung po mga kapatid namin na sa bahaging peso, at ilang pong mga bahaging kausan ng meron tayong mga katutubo. Yung mga manubo, mga hita, mga luma, ito yung mga katutubo. Ay wala tayo sa lugar na ano sa mga, pero ipagdasal natin sila kasi sila yung maraming sa lugar na matinding kahirapan sa kanilang katatayuan. Kasi bahagi sa kanilang isang lugar at libero. Yung kung matinding kahirapan, yung patuloy na hanggang ng kahirapan. Tayo po ay so far o sabi nga po natin ang gamay na tayo ng pagkakas ng programa sa mga kabilang sa ating mga kapatid na nahihirapan. Siguro po yung mga natin, kinala ba natin sila? Kinala ba natin yung mahihirap ng ating religious? Yung mga mahihirap ng ating parokya? Yung mga mahihirap, yung mga mismo kasama ng
may mga mata na nanibigo sa sila. Mga tagasawa ko yun. Kinalaban natin sila. Nakakausap pa natin sila. So, magamang po wala pa ako tayo mga programa, try to speak with them. Try to understand them. Try to know them. Kasi, sabi nga, hindi na malit sa mga mga no. Kinakailangan tayo magkaroon ng personal malit sa mga no. So, kahit ang ito, mismo mga mahihirap ko na nabibilang ng aking mga beliefs o ng aking parokya, hindi lang po yung mga nasasito natin. Kaya hindi po mahihirap na within the villages. Siguro po yun po muna ang tayo natin. Try to know them. Kinalaman na sila. Pangatlo, yung po human trafficking. Ano ba yung human trafficking? Yung human trafficking, ito po yung mga tao na kung sa pinilipan, wala sa kanilang lugar, either by abduction, or by deception. Yung ibang pinanakuha na magkatrabaho ka, pabayaran ka, nung sumalay ko ka, pero wag lang yun lang sa iyo ay child labor o sex slave. So, or hinaharis yung mga organs, may mga kapatid tayo na hinahabda pagkatapos. Hinaalisan yung mga vital organs, nipet ba yung mga vital organs. At wala ng puso na ay pinangalaman sa Santa Maria,
Bye.